Dumayo kami sa Ilocos Sur. Lahat ng racket ay pinasok. Libo-libo na kada isang araw kong kumita. Dahil sa sipag at determinasyon ko sa buhay. Rated Korina. Racket, baka mo. Pagtitinda ng kandila, pagbabantay ng computer shop, at kung ano-ano pa. Name it all, basta trabaho. Handang pasukin ng aming nakilala mula sa Ilocos na si Cliff. Kung masusweldohan nga lang daw siya, maski sa pagpupuyat, mag-all-nighter siya. Kumita lang ng pera. Pero paanong ang dating 5 pisong sweldo kada buwan ni Cliff mula sa kanyang mga racket? Ngayon, naging 1,000 na. Sabay-sabay tayong kumayod, sumideline at ma-inspire. Magbanat ng buto para malaman natin kung paano ang raketero noon, milyonaryo na ngayon. Ang 5 pisong ito ay magiging 100,000 dahil sa sipag at determinasyon ko sa buhay. Pa lang ng sikat ng araw, hindi tulad ng iba na may oras pa para mag-stretching at mag-self-care routine. Naiiba ang morning mantra ni Cliff ng Ilocos. Dahil batang naulila sa ama, sa murang edad ay namulat na siya sa realidad ng mundo na kung kapos ka sa pera at hindi ka nagdoble kayod, baka hindi mo na masilayan pa ang susunod na pagputok pa ng araw dahil pumikit ka ng kumakalamang sikmura. Sa hirap ng buhay, sa nag-uulam kami ng kapilang sa umaga, every morning yun ang ulam namin. So sabi ko, parang nalulungkot ako na makita yung mga ibang kapatid ko na yun lang ang ulam namin. So muna yung ulam natin, ha? Huwag kayong mag-alala, balang araw, magkakapera din tayo at magkakaulam ng kayo na masasarap. Taste-taste muna na. Kaya naman mula nang pumanaw ang kanilang padre de pamilya, siya na ang tumayong tatay sa kanilang 6 na magkakapatid. Kuya, papasok na po kami sa tibay na. Pero hindi naging biro kay Cliff ang mabigat na responsibilidad na ito. Pat ang naging stepfather niya ay sinasaktan ng kanyang nanay at mismong silang magkakapatid. Linda! Tingin ako pera dyan! Wala akong pera! May pera ka dyan, may pinanong ka dyan. Wala akong trabaho eh! Inuulo mo pa kasi mga anak mo na yan! At sino ang gusto mong unahin ko? Ikaw? Wala kang ginawa kundi makipag-inuman! Mas kami na sinisigawan, pinapaya kami sa mga kapitbahay, sigaw doon, laging lumilipad yung mga pinggan sa amin. Tapos ang number one doon yung saktan yung nanay ko. Dito na ginustong kumawala sa madilim niyang sitwasyon si Cliff. Dahil matayog ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. Naisip ni Cliff na pumasok sa kalikaliwang mga racket. Kayo dito, kayo doon. Kung mag-high school na ako, naranasan ko na yung mga pumapasok na ako sa bar, nag-waiter ako. Ang hindi ko talaga makalimutan nung time na, nung college life na ako noon. Nung magkatay, yung talagang paduguin mo yung baboy, yun ang pinakamirap sa buhay ko, yung magkikitil. Daig pa nga daw niya ang kalabaw sa sobrang pagbabanat niya ng buto. Pumasok bilang assistant sa bilyaran, naging tagalinis sa parlor, nagtinda ng kandila sa harap ng simbahan. Kila po kayo. At nang mag-high school siya, naging library assistant din si Cliff. At dahil na ang pagkanta niya ang kanyang pambato, halos lahat na ng singing contest sa kanilang lugar, sinalihan na rin niya. Racket baka mo? Name it all, basta trabaho, handang pasukin ni Cliff, kumita lang ng kakarampot na pera. Wala akong pakialam kung mananalo ako, talo ako. Ang after ko lang doon, yung consolation prize.
Dugo at pawis ang puhunan ni Cliff para sa pinapangarap niyang pag-asenso. Pero kahit yata anong kayod niya, pakiramdam niya, hindi na siya makakausad sa kanyang buhay. Dahil kahit pa daw pagsamasamahin ang isang katerbang trabaho niya, 5 piso na lang kasi ang natitira sa kanyang buwan ng sweldo. Since elementary ko hanggang high school, nung maghanap ng buhay naman pagka after ng graduation, parang easy na lang sa akin, parang nasanay na ako sa hirap ng buhay. Pero likas ang pagiging fighter ni Cliff. Bit-bit ang mikropono at ang musika ng kanyang buhay, nakipagsapalaran siya sa Macau at doon ay naging singer siya. Mula sa paisa-isang awit, tulad ng racket niya ay nadagdagan ang kanyang mga performance sa mga entablado. At dito sa wakas, nakaipon siya ng pera para sa kanyang bagong bahay at lupa. Naging recording artist din siya dito sa Pilipinas at nalibot na niya halos ang buong Amerika para umawit. At kahit nasa himig at pastol ng musika siya umasenso, hindi niya nakalimutan kung saan siya nagmula, ang pagiging batang raketero. At ang dating barya-barya lang na sweldo ni Cliff, ngayon ay mababa na ang 100,000 pesos kada buwan na kita niya. Kaya naman ang tubong Ilocos na dating sideline boy na si Cliff, ratsyada rin sa pagpupundar. Ongoing construction ng kanyang mansyon sa Dagupan City. May mga sasakyan na rin siya at isang traktora. Hindi lang yan, 6 hektaryang lupa lang naman ang kanyang nabili sa Ilocos Sur na binabalak niyang patayuan ng resort. At ang lahat ng pagsisikap niyang ito ay para pa rin sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na sa kanyang ina na siyang naging saksi sa lahat ng hirap ni Cliff. Wala akong masabi. Kapagmahal. Lahat binibigay niya sa akin. Nung nagkasakit ako sa ospital, siya lahat ang gumastos lahat sa mga kuan. Bilanggo pa rin ang memorya ng nanay ni Cliff sa kanilang nakaraan. Kung kaya't hindi niya mapigilang maging emosyonal tuwing sasariwain ang kanilang pinagdaanan noon bilang pamilya. Nagpapasalamat ako sa iyo, anak. Binigyan mo ako ng magandang buhay niyo. Wala kaming bahay noon. At saka may sasakyan na kami. Clifford, mahal na mahal kita na. At laking tuwa ni nanay ngayon sa kanyang anak dahil si Cliff din pala ang nagpapaaral sa kanyang mga pamangkin. Proud ako sa kanya si Clifford kasi ayan, nakapagpatayo ng bahay. Lahat pinaparal na yung mga kamag-anak niya. Mabait siya si Clifford. Cliff, hindi malabong matupad mo rin ang iyong mga pinapangarap. Malay mo, sa isang araw, ang 5 piso mo, maging milyon-milyong piso na rin.